So, hello mga kids! So, today is the day para mag-reflect sa mga lesson natin for the month of September. Hi mga kashera! It's Kris your time! So, today is the day para mag-reflect sa mga lesson natin for the month of September. So, lesson natin ay, dahil sa power ni Lord ay natututo tayong maging matatag. And natututo rin tayo na sumunod sa utos ng Diyos. So, before we start, pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito dahil magre-reflect na naman po ako sa mga lesson natin for this month. O God, Lord, kayo na po ang bala sa akin na may sabi ko po ng tama ang aking mga dapat sabihin, Lord. Tulungan niyo po ang aking bibig na hindi po ito magkamali, Lord God. Lord, mga bata po, God, gabihan niyo po sila na magpatuloy po sila. Lord, kailangan po aming sambahin, pupurihan, and Jesus name po, Amen. So, kids, tanong ko for this day, so, bakit kailangan nating maging matatag ang faith natin kay Lord at magtiwala sa kanyang power? So, number one, mga kids, so, sa month ng September ay napag-aralan natin si Saulat si Ananias. So, ang lesson natin doon ay Jesus' power help us to hard things. So, sa tulong ng power ng Diyos ay nagiging matatag tayo kahit na mahirap ay natututunan pa rin nating sumunod sa utos ng Diyos. So, example ko dyan, yung bulag ako. So, mahirap. So, at least nagpatuloy pa rin ako kahit na hindi ako nakakakita or what. So, at least ngayon, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ako. So, thanks God. So, number two, pag-aralan natin si Jen at Peter. So, ang lesson natin doon ay Jesus' power help us behold. So, dahil sa love ni Lord at power niya, nagiging hold tayo na maging matatag at magpatuloy sa kanya. Kahit anumang mangyari. So, I have an example na dati, pinagbabawalan akong mag-church, so gumawa ako ng paraan para maka-attend ako sa church. So, ang ginawa ko na lang yung trabaho ko sa bahay para matuwa sila sa akin. So, yun, hanggang sa pinayagan na ako mag-church. So, thanks God. So, number three, pag-aralan natin si Paul. So, nagbiyahe sila, nagkaroon ng typhoon. So, ang lesson natin doon ay Jesus' power help us hope. So, dahil sa power ni Lord ay kahit na nakakatakot yung ma-feel mo doon, hindi niya pinaramdam na iiwan ka niya. At may pag-asa na di ka mamamatay. So, yun nga yung nangyari sa kanila, naligtas sila basta magtiwala ka lang sa power ni Lord. So, I have an example. So, gaya nitong COVID, huwag kang matakot. Basta magtiwala ka lang sa kanya sa plano niya. So, ako, nagpatuloy pa rin ako kahit na gano'ng kahirap yung nararanasan namin. Sa pag-CG, gano'n, nagpatuloy pa rin. Basta magtiwala ka lang sa Diyos.
So, number 4, ay napag-aralan natin ay si Jesus. So, ang lesson natin ay, Jesus' power let us live forever. So, makikita natin eh, pinakita sa atin ng Lord na alam niya yung pwedeng mangyari sa kanya, pero pinagpatuloy niya pa rin. So, nalaman din natin na pinag-pray din ni Jesus na sa kanyang ama na alisin yung pwedeng mangyari sa kanya. Pero, in-accept pa rin ni Jesus ang kalooban ng kanyang ama na mag-sacrifice siya para sa atin. So, makabay ng Diyos. So, dahil sa ginawa niya na pag-sacrifice ng kanyang buhay, nagkaroon tayo ng pag-asa na makabalik sa kanyang piling. So, napakasarap kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So, mga kids, tanggapin niyo si Jesus bilang Diyos ng inyong buhay. So, tagapagligtas. So, patuloy lang kayo na magbasa, manood ng Bible Kids. So, hope may natutunan kayo sa araw na to. So, let's pray po bago tayo mag-end. So, Lord, maraming salamat po sa araw na to dahil natapos po ako ng maayos, Lord. Lord, hope may matutunan ang mga bata sa araw na to, Lord. Kailangan po ang sambihin, pupurihin ng Jesus, may pray. Amen.